Babae, Mars. Babae magiging apo ko. Nakapili na kayo ng pangalan. Heh? Pakialam ko ba? Asus! Hindi naman ako nakikialam mo. Hindi excited ha, pero pina-enlarge. Malabong mata ko, no? Aminin mo na, Mars. Excited ka. Napatawad mo na ba, anak mo? Hindi pa rin. Ang sipag kaya ng anak mo. Nasa lubong ko minsan, galing trabaho. Tumatakbo papuntang school. Determinado siyang makagraduate para sa'yo. Sana all. Ha? Eh, paano kung anong sipag ng anak ko? Kabaliktaran naman tong manugang kong hilaw. Umagang-umaga? Nako! Laging dot-dot ng dot-dot dun sa cellphone niya. Umaga, tanghali, gabi. Nako, kapag wala na si Nesler, ay dampot agad ang cellphone yun ang harap ni Janelle buong araw. Tamad! Tamad yung Janelle na yan. Kawawa naman ang anak mo, Mars. Paano pag napangasawa pa niya? Eh, baka maging under the saya. Sinabi mo pa. Ibang oras eh. Anong walang... Eh, bakit hindi ito si Janelle? Eh, wala nga siyang ginagawa kung hindi dot-dot ng dot-dot dun sa cellphone buong araw. Ano, aalilain ka na lang niya? Ma, hindi niya ako inaalila. Akong may gusto nito. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Kung sana hindi mo pinasok ang buhay mong ito, edi sana ibang sitwasyon mo ngayon. Sana nandun ka sa Maynila, nag-aaral ka, inaabot mo mga pangarap mo. O ngayon, asan ka? Yan ang buhay mo ngayon. Ma, ito na nga, oh. Inagawa ko naman lahat, ah. Nag-aaral ako, nagtatrabaho ako. Para matupad ko yung pangako ko sa inyo. Pero kailangan ako ni Janelle ngayon, eh. Tsaka na magiging apo ninyo. Ayokong iwan sila. Kagaya na ginawa ng tatay ko sa inyo. Gusto ko po kasi na maranasan na magiging anak ko yung pagmamahal ng isang ama eh. Sorry, ma.